Okay, yan mga boss, meron tayong bisita dito, taga Malbar, Batangas, Barak Utri mga boss. Ayan si boss, oh. Shout out boss. And yun, medyo maulan dito mga boss, medyo maargang dumating si bossing kasi medyo malayo pa yung pinanggalingan, Malbar, Batangas pa mga boss. Medyo marami tayong gagawin dito, tatanggalin natin yung one-way valve, i-reset natin, papalta natin yung headlight switch, tune up. Kasi medyo malagitik, change oil, palit clutch lining, and then yung stop light. Tatanggalin natin or babawasan natin ang kalampag yung stop light niya mga boss. So medyo marami ano. Tulad ng mga sinasabi ko mga boss doon sa mga una nating video na ang ginagawa natin dito ay Barak Utri ay prevention para hindi mangyari yung malaking pagkasira tulad nung sa one-way valve mga boss. Ang sinisira talaga agad nun ay fuel pump kapag ka nagkaroon ng negative pressure. So yun yung isa. Tapos yung sa headlight switch, ang pine-prevent natin dun mapundi yung headlight, yung headlight valve. So yung clutch lining naman mga boss, paper base yung ilalagay natin. Ang pine-prevent natin doon ay magkaroon ng kalog yung clutch housing kasi dumadamba talaga ito. So, medyo mahirap gamitin kapag kaunang apak natin ng kambyo ay dumadamba. So, nasa sa inyo na rin mga boss kung susundin nyo yung mga ginagawa natin. Pero lahat naman ng ginawa natin mga boss ay goods na goods yan kapag inayos natin lahat yung mga pwedeng ayusin. Kasi sabihin ng iba, ginawa yan, bakit binabago pa? So, yun yung mga nakikita natin na medyo, para sa akin mga boss ha, pinapaganda pa natin yung quality ni Barak Utri. Mas maganda mga boss kapag pinalta natin yung mga pinapalta na yun. Although, syempre may magsasabi na naman, dinisign ng engineer yan, bakit mo papaltan? So, yun, naando na tayo mga boss. Mga engineer sila, hindi naman natin pwedeng kontrahin yung mga design nila. Pero dito, syempre mga aftermarket na after sales na tayo mga boss, doon natin makikita kung alin ba yung mas maganda. Kasi kung hindi natin papalitan, magpapaulit-ulit lang yung nagiging problema tulad doon sa headlight. Yung headlight bulb niya mga boss, syempre pag malamig ang panahon, hindi naman natin pwedeng pigilan ang panahon kapag maulan. Napupundi yung headlight bulb. Kaya ang solusyon natin, itong headlight switch. Yan yung nilalagay natin. Nilalagyan natin ng switch yung headlight. So dito naman mga boss, yun, naka-design din yan na merong one-way valve. Pero pag hindi natin tinanggal to, mararanasan natin na nagkakaroon ng negative pressure. Pagka binuksan natin, galing sa takbo, no? Buksan natin yung fuel tank niya, may makikinig tayong parang pshk. Yung ganun, ibig sabihin mga boss, may negative pressure dun sa loob ng fuel tank. So, ang mapipwersa nun, yung fuel pump natin. Ay magkano yung fuel pump mga boss? Almost 10,000 ang fuel pump. Kaya yon, tatanggalin nyo lang naman yan. Tapos, may magandang epekto yan mga boss. Ganun lang yung mga ginagawa natin. At yung isa pa mga boss, itong bungee bolt, yan, binutasan na rin natin. Kasi ito, more volume ng langis, pagbilis ng circulation niya mga boss, malamig yung singaw ng makina kasi mabilis na nakaka-circulate. Although, sabi ng iba, pressure. Siyempre pressure, malakas yung pressure. Pero, mainit ang singaw nun. Kaya yun, dito naman, almost 500 plus pa lang yung natatakbo. 0.20 na mga boss yung clearance niya sa exhaust. Na tapos, nasa 18.18 na yung intake. So, napakaingay. Alam niyo kung bakit mga boss. Ang pwedeng pagsimula niyan, kasi 1 litro lang yung langis nito na nakalagay nung una. So, kulang yon para sa akin na. Kulang yung langis. Kaya napakabilis niyang magkaroon ng malaking clearance. Ayan, napakalaki na ng clearance. So, hindi na makita pero nasa 18 boss, tapos 20 yung exhaust.
kalimitan niyan 8 Gs. 'Yun yung service limit. Pero pag umadjust tayo niyan, 6-8 pwede na rin. So, ganun lang yung mga ginagawa natin dito, 5 para 3. Tapos ito mga boss, syempre bagong-bago, may magko-comment na naman yan. Binaklas. Bakit daw binabaklas agad? Bagong-bago. So, itong clutch lining mga boss, sabi ko nga, organic. Original siya, pero ang makakaranas lang nito mga boss, yung may mga Barako 3. During cold start, pag naapakan mo siya ng cambio, tumatalon talaga yan. Oo, kailangan natin mag-warm up. Pero hanggang gaano ba katagal bago siya mawala? Siyempre may mga prevention din or may mga preventive measure din na ginagawa yung mga ibang Barako 3 user at owner. Ginagawa nila, pinipisil-pisil nila yung clutch, paiinitin. Iintayin, siyempre iintayin yung uminit nang mainit na mainit yung langis bago siya mawala yung damba or yung unang apak mo pumapalag yan, dumadamba nga. So, itong paper base mga boss, garantisado na to mga boss. Pag nagpalit kayo ng paper base, start pa lang, kahit ilang araw yan, naka-stock yung Barako 3 ninyo. Pag pinalta nyo ng paper base na clutch lining, halimbawa, isang linggong naka-stock, paanda rin nyo, apakan nyo agad yung cambio. Irangkada nyo agad, walang damba-damba yan, walang iktad-iktad kung baga dito sa amin. So, ganun yung pinakamagandang epekto ng paper base. Pero, ang design niya, organic. So, orig yun. Wala naman tayong problema doon sa iba kung ayaw nilang magpalit ng paper base. Kasi ang nagiging problema talaga doon sa dumadamba, kakalug agad yung clutch housing nyo. Kasi ma-paper sa, stress yun sa clutch housing. Kasi kung hindi kayo mag-iintay na mag-warm up 5 to 10 minutes mga boss bago yun mawala, pipisil-pisilin nyo or o kaya aapakan nyo yung ambyo, kalog-kalogin nyo, uga-ugain nyo. So, yung mga prevention, preventive measure na ginagawa nung iba, yung mga ayaw magpalit ng clutch lining. Pero kung gusto nyo, ayaw nyo maabala, lagi kayo nagmamadali sa paggamit kay Barako 3. Palitan nyo ng ganito, ng paper base na clutch lining. Basta lahat, kahit sa Barako 2 ngayon, Barako 2, Barako 3. Basta nagpalit kayo ng clutch lining na paper base, automatic yan mga boss. Kahit napakalamig ng makina, apakan nyo yung ambyo, walang kasabit-sabit. So, ganun kaganda ang paper base. Tapos, yun, medyo mahirap lang hanapin yung paper base. Kasi pang roser to mga boss. Roser, 200, medyo maraming klase yan. Kaya sa online, may ma-order kayong sala. So, kung wala kayong makuha, message kayo directly sa akin. Meron tayong, sa description ilalagay ko mga boss, kung paano kayo maka-order sa akin. Pero napakarami ko ng pa-order niyan mga boss, pang roser 200. Sa akin mga boss, garantisado walang sabla yun. Hindi, ikakabit nyo na lang kung medyo malayo kayo. Meron kasing na-order online yung pang NS200, iba yon mga boss. So ayun, tapos na natin yung clutch lining, baba naman natin yung minor. Pagkababa ng minor mga boss, ang gagawin naman natin, i-reset natin. So ito, wala naman tong history, pero at least andito na si boss. Medyo malayo pa nga yung pinanggalingan, i-reset na natin para kompleto package na yung pagkaagawa. Lahat gawin na natin yung mga posible. Kasi kung tutuusin na sa 3 hanggang 4 na oras yata yung biyahe papunta dito galing Malbar, Batangas eh. Kaya para sulit yung pagpunta ni bossing sa atin, i-reset na rin natin. Yan, sa pagre-reset naman mga boss, napakadali laan talaga. Minsan, pag naandito yung anak o, yung batang ano, oh, yan, siya nagre-reset niyan. Eh, wala. Di ako li. So, ganun lang abilis yung pagre-reset mga boss. Ilang mekos-mekos lang yan. Tapos na agad ang reset.
Tapos, yun na. Doon sa mga gusto namang umorder nga ng scan tools, marami niyan. Online, and then pwede kayong mag-order. Pwede rin sa akin, mga boss, kung wala kayong makuha. Kasi doon sa mga connector, medyo mahirap makakuha daw. So, tapos na tayo sa pag-reset, mga boss. Dito naman tayo sa connection ng headlight switch. Sa connection ng headlight switch, mga boss, may tutorial na rin tayo dyan. Yung dilaw na galing doon sa green socket, pagsasamahin nyo yun. Doon sa red na galing sa white na socket. Tapos yung blue and yellow tracer, pagsasama-samahin nyo yung tatlo. Yun yung sa output nung galing sa handle switch. Tapos yung kulay yellow, galing yun doon sa switch na mismo. So, ganun lang abilis yung pagpapalit ng headlight switch, mga boss. At ayan, pag tinesting natin, kasi kaya isinama natin yung kulay red na wire, yun ay dun sa dashboard, dun sa speedometer, para namamatay din yung speedometer, yung ilaw ng speedometer natin. So, yun yung mga design natin, mga boss. Basta kung hindi nyo masundan to, search nyo lang dito sa channel kapag kung paano yung paglagay ng switch. Meron tayo, marami na tayong mga ginawa niyan, Barako 2 and Barako 3. Meron ding yung Barako 3 na kickstart. May Barako 2 na kickstart din. So, ito mga boss, yan. May switch na siya. Hindi na yan mapupundi. Mapundi man yan, mas matagal ang buhay ng bumbilya kasi hindi siya mabababad sa init. Kasi sobrang init talaga nito, mga boss, lalo na kapag mataas ang minor. Kaya napupundi, tapos biglang lamig ng panahon. So, mga ganon. Ayan. So, ang ginamit nating handle switch dyan, nakakuha tayo ng original. Yung nung nakaraan, mga boss, yung taga Lipa Batangas kay Boss Johnny Walker, ang nakuha natin ay local na switch. So, dito naman, titestingin naman natin yung kanyang clutch. So, pagkambyo natin, mga boss, di ba? Hindi na siya umiiktad. Medyo pipilig lang siya ng onti, pero hindi siya malakas. Ganun. Pero malamig yan. So, yun yung magandang epekto ng paper-based na clutch lining. So, dito naman, dito sa collar, pinuputulan naman natin to. Additional na lang natin to kasi ang laki ng kalog nung stoplight nito, mga boss. Sa kagandahan, mga boss, nakakalas natin. Sa pagpalit kasi ng bumbilya niyan, kakalasin nyo pa yan. Mas maganda na kakalas natin yung tornilyo. Yun, tapos na natin gawin, mga boss. Pauwi na si Bossing. Yan, medyo malayo pa yung pupuntahan niya. Kaya, yan, napayose muna siya bago umalis. Kasi napakalamig dito, mga boss. Ulan ng ulan. Kakahiya nga kay boss eh. Inabot na ng ulan at tagalan na rin eh. So, ayan mga boss. Boss, ingat ka na lang pag-uwi. Salamat sa pagpunta din eh.